Sa isang maliit na bayan sa India, nagdulot ng pagkagulat ang kaso ng assistant manager na si Lina Sharma. Hindi lamang sa maliit na lugar kundi pati na rin sa dalawang malalaking lungsod sa India, nang ilantad ang pagkakakilanlan ng pumatay sa biktima. Walang naniniwala, kahit ang pulisya, na bigla rin nang matagpuan ang bangkay ng biktima. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at kung gusto nyo ng mga ganitong video. Sa taong 2016, sa lungsod ng Delhi, India, nakatira ang isang babae na nagngangalang Lina Sharma sa mayamang lugar ng Vasant Kunj. Ang Delhi ay may mahalagang kasaysayan bilang isang mahalagang komersyal, transportasyon, at kultural na sentro, pati na rin ang pampulitikang kabisera ng India. Sa Delhi, mayroong isang internasyonal na paaralan na tinatawag na American Embassy kung saan nagtatrabaho si Lina Sharma bilang assistant manager. Ngunit, ilang panahon ang lumipas, nag-quit siya sa trabahong iyon at nagsimulang magtrabaho sa isang pribadong kumpanya sa magandang posisyon. Wala nang mga magulang si Lina maliban sa kanya mismong kapatid na si Hina Sharma na may asawa na at nagtatrabaho sa lungsod ng Bangalore. Bagamat nagtatrabaho si Lina sa isang pribadong kumpanya sa lungsod ng Delhi, ang kanyang ama ay may-ari rin ng 70 hectares ng lupa. Sa lupaing iyon, 35 hektarya ang pag-aari ng kapatid ni Lina na si Hina at ang natitira ay sa pag-aari ni Lina. Ang lupa ni Lina ay nasa baryo ng Sohagpur sa Nam Madhya Pradesh. Sa baryo lumaki si Lina at doon rin siya nagtapos ng kanyang pag-aaral. Bukod dito, may isang tiyuhin siyang naninirahan doon. Dahil naninirahan si Lina sa Delhi at hindi pa kasal, ang kanyang tiyuhin na si Prip Sharma ang namahala sa kanyang lupa. Gayunpaman, may lupa rin si Prip malapit sa kanilang lugar at siya ay nagtatanim ng gulay sa 11 hektarya ng lupa ni Lena kasama ang kanyang sariling lupa. Walang mga hangganan o bakod sa bahagi ng lupa na pag-aari ni Lina kaya't iniisip niya na kung ang kanyang tiyuhin ay nagtatanim sa kanyang lupa, walang makakakuha ng kahit isang piraso ng kanyang lupa. Sa panahong iyon, nagpapadala si Prip ng pera kay Lina kada buwan bilang buwis sa pagtatanim ng gulay sa 11 na hektarya ng kanyang lupa. Habang tumatanda si Lina, nagsimula na siyang mag-alala sa kanyang pagpapakasal. Naisip niyang dapat magpatayo ng legal na bakod sa kanyang 35 na hektaryang bahagi ng lupa at unti-unti nang ipagbili ang buong lupa at manirahan sa Delhi. Sinabi rin niya ang ideya sa ilang mga kaibigan tuwing may mahalagang desisyon si Lina sa kanyang buhay. Karaniwan niyang kinakausap ang kanyang mga kaibigan. Ngunit may problema si Lina. Paano niya sasabihin sa kanyang tiyuhin na simula ngayon? Kailangan na niyang magtanim ng gulay lamang sa kanyang sariling lupa dahil balak na niyang ibenta ang kanyang lupa. Matagal niyang pinag-isipan ito. Ngunit isang araw, desididong sabihin niya mismo sa kanyang tiyuhin na kailangan niyang manirahan sa Delhi sa pamamagitan ng pagbenta ng kanyang lupa. Pagkatapos, tumawag si Lina sa kanyang tiyo at nag-usap tungkol sa pagkuha ng kanyang lupa at pagbebenta nito. Dagdag pa, sinabi rin ni Lina sa kanyang tiyo na ngayon ay kailangan na nilang magtanim ng gulay sa kanilang sariling lupa. Bilang tugon, sinabi ng tiyo ni Lina na walang problema at pumunta lamang sa baryo at gawin ang gusto niya. Narinig ito ni Lina nang maging lubos na masaya at pagkatapos noong 18 ng Abril 2016. Siya ay pumunta sa isa pang lungsod sa Madhya Pradesh na tinatawag na Bal. Walang nakakakilala kay Lina sa kanyang baryo, kaya't nagtagal siya ng 2 sa bahay ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ng 2, noong 20 ng Abril, siya ay pumunta sa kanyang baryo. Pagdating sa baryo, humingi si Lina ng tulong sa ilang mga kaibigan at dinala ang lahat ng kinakailangang kagamitan upang maipagawa ang bakod ng lupa. Pagkatapos, noong 23 ng Abril, pinasuri ni Lina ang kanyang lupa. Pagkatapos nito, noong 29 ng Abril, dapat sana ipagawa ni Lina ang bakod ng kanyang lupa. Ngunit bigla na lamang siyang nawala pagkatapos ng 28 ng Abril. Wala na silang narinig mula sa kanya at hindi rin alam ng kanyang mga kaibigan, tiyo, at kapatid na si Hina kung saan siya pumunta. Gayunpaman, bago ito mangyari, araw-araw na nakakausap ni Lina ang kanyang mga kaibigan sa tawag o chat. Ngunit biglang huminto ito pagkatapos ng 28 ng Abril. Nagduda si Hina na naninirahan sa baryo, kasama ng kanilang tiyo na si Pri Sharma na baka bumalik na si Lina sa Delhi.
Ngunit may dalawang cellphone si Lina at ilang araw pa lamang itong hindi nagamit. Gayunpaman, nagulat si Napri at Hina Sharma nang tawagan sila ng mga kaibigan ni Lina at itanong kung nasaan si Lina. Naitalaga na ang 7 araw mula nang mawala si Lina at wala pa rin ang alinman kung nasaan siya. Dahil sa inakalang ng mga kamag-anak ni Lina na umalis siya patungong Delhi, hindi sila nagsumite ng reklamo sa pulisya. Ngunit sa kabilang banda, pagkatapos ng 7 araw ng pagkawala ni Lina, nagsumite ang kanyang mga kaibigan ng reklamo sa pagkawala sa himpilan ng pulisya ng Vasant. Gayunpaman, hindi gumawa ng anumang aksyon ang pulisya doon dahil ito ay usapin ng ibang estado at si Lina ay nawala mula sa kanyang baryo sa Madhya Pradesh. Ngunit noong 5 ng Mahyo 2016, pumunta si Prey sa himpilan ng pulisya sa Sohagpur at nagsumite ng reklamo sa pagkawala para sa kanyang pamangkin na si Lina Sharma. Sa reklamong iyon, isinulat ni Prey Sharma na nawawala si Lina mula sa umaga ng 28 ng Abril. Hinanap namin siya saan-saan sa baryo, ngunit hindi namin siya makita. Hindi rin siya nakabalik sa kanyang tahanan sa Delhi, kaya't nagdudulot ito ng malaking pag-aalala sa amin. Yan ang sabi ni Prey Sharma. Nakinig ang pulisya sa pahayag ni Prey Sharma at naitala ang kaso ng pagkawala para kay Lina Sharma. Gayunpaman, kahit matapos magsumite ng reklamo sa pulisya, 1 linggo pa rin ang lumipas nang walang anumang ebidensya sa kamay ng pulisya. Mas nababahala na ang mga kaibigan ni Lina kaysa sa kanyang mga kamag-anak kaya't humingi sila ng tulong mula sa social media upang hanapin siya. Nababahala ang mga kaibigan ni Lina kung nasaan siya at kung ligtas ba siya, kaya't gumawa sila ng 1 social page at pinangalanan itong Save. Pagkatapos noon, ang mga kaibigan ni Lina ay nagbahagi ng kumpletong impormasyon tungkol sa kanya sa social page. Bukod dito, nagpost din sila ng maraming bagay sa pahinang iyon na nagresulta sa paglaki ng page at maraming tao ang sumali dito sa loob lamang ng 1 araw. Lumaki ng husto ang social page na kahit ang mga senior na opisyal ng pulisya ng Madhya Pradesh ay naging kaalaman iyon. Pagkatapos, nakipag-ugnayan ang mga senior na opisyal sa estasyon ng pulisya sa Sohagpur at nagbigay ng pressure upang malutas ang kaso sa pinakamaaga. Pagkatapos nito, naging aktibo ang pulisya sa estasyon ng Sakur at seryosong kinuha ang kaso. Pagkatapos, inilagay ng pulisya ang cellphone ni Lina sa surveillance. Kaagad na itong ginawa ng pulisya at nakuha nila ang napakalaking impormasyon. Sa katunayan, sa simula ay parehong naka-off ang 2 cellphone ni Lina ngunit matapos ilagay sa surveillance ang parehong cellphone ni Lina. Natuklasan ng pulisya na isa sa kanyang mga cellphone ay naging active at ang lokasyon nito ay nagpapakita sa lugar na tinatawag na Perya. Pagkatapos nito, ang 1 team ng pulisya ay pumunta at dumating sa labas ng 1 random na bahay habang sinusundan ang lokasyon ng cellphone ni Lina. Pagkatapos ay nang pumasok ang pulisya sa bahay, nakita nila ang 1 lalaki na may hawak na cellphone ni Lina. Tinanong ng pulisya ang lalaki kung saan niya nakuha ang cellphone at sinabi ng lalaki, "Nakita ko lang po itong cellphone sa tren, kaya't kinuha ko at dinala sa bahay." Ngunit upang patunayan ang pahayag ng lalaki, sinuri ng pulisya ang kanyang background upang makita kung maaaring siya ay nagsisinungaling. Gayunpaman, natuklasan ng pulisya na ang lalaki ay walang nakatalang krimen at walang criminal record. Gayunpaman, kinumpiska ng pulisya ang cellphone ni Lina mula sa lalaki bagamat hindi nila natagpuan ang 2 cellphone ni Lina. Unang sinuri ng pulisya ang mga talaan ng tawag mula sa kanyang cellphone. Sa pamamagitang iyon, natuklasan ng pulisya na ang huling tawag ni Lina ay patungo sa 1 hindi kilalang number habang lahat ng iba pang mga contact sa kanyang cellphone ay kakilala niya. Kaya nagsimula ang pulisya sa pagkuha ng mga detalye tungkol sa hindi kilalang number na iyon. Matapos ang maikling panahon, natuklasan ng pulisya na ang number na ay nauugnay sa 1 driver ng tricycle. Sa pagtanggap ng impormasyon, agad na nagsimula ang pulisya sa paghahanap sa driver ng tricycle at maikling panahon pagkatapos ay natagpuan nila siya. Ang driver ay dinala sa estasyon ng pulisya para sa pagsusuri kung saan sinabi niya sa pulisya. "Kilala ko si Lina dahil sa mga nakaraang araw. Kung saan man pumunta si Lina, lagi niyang inaarkila ang aking tricycle." Pagkatapos, noong 29 ng Abril, dinala ko rin siya sa labas ng kanyang bahay. Pagkarinig sa pahayag na iyon mula sa driver,
Nagulat pati ang pulisya sapagkat sa kawalan ng isinumiting reklamo ni Pri Sharma. Sinabi nito na nawawala si Lina mula umaga ng 28 ng Abril. Ngunit ang driver ay nagsasabing ibinaba niya si Lina sa labas ng kanyang bahay sa umaga ng 29 ng Abril. Gayunpaman, sa simula, hindi sigurado ang pulisya sa pahayag ng driver ng tricycle, ngunit nagtaka sila nang suriin nila ang petsa at oras ng huling tawag sa pagitan ni Lina at ng driver. Ito ay nagpaliwanag na ang driver ay nagsasabi ng katotohanan. Gayunpaman, natuklasan ng pulisya ang isang bagay na kakaiba. Bakit binanggit ng tito ni Lina ang 28 ng Abril sa reklamong pagkawala? Sa unang tingin, iniisip ng pulisya na maaaring ito'y isang pagkakamali. Ngunit nang matuklasan nila ang isang post sa isang social page na ginawa ng mga kaibigan ni Lina, naisip nilang kausapin si Pri Sharma. Sa katunayan, sinasabi ng mga kaibigan ni Lina sa social page na Save Lina, na si Lina ay lubos na nasa ilalim ng stress sa nakaraang ilang buwan dahil sa kanyang lupa, dahil ang kanyang tiyo ay sapilitang nagtatanim ng gulay sa kanyang 11 ektaryang lupa. Pati na rin ang pulis ay nalaman mula sa social page na ito na si Lina ay nagsumit ng reklamong property dispute laban sa kanyang tiyo sa korte na nakabinbin sa mataas na korte ng Madhya Pradesh. Pagkatapos ay tinawagan si Pri Sharma sa istasyon ng pulis at sa pagkakataong iyon tinanong siya ng pulis sa paraang kung siya ay nagsisinungaling ay mahuhuli ang kanyang kasinungalingan. Gayunpaman, sa panimulang pagsisiyasat, nanatili si Pri sa kanyang pahayag ngunit pagkatapos ng ilang sandali, mariin siyang kinapanayam ng mga pulis. Sa katunayan, ipinakita kay Pri ang cellphone ni Lina, ang mga mensahe ng driver, at ang mga kaibigan ni Lina. Sa lahat ng iyon, kinabahan si Pri Sharma ngunit pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya sa mga pulis na si Lina Sharma na hinahanap niyo ay ako at ang aking dalawang kasama ang pumatay sa kanya. Matapos marinig ang kwento na isinalaysay ni Pri Sharma, ang mga kaibigan ni Lina ay nabigla at ang mga pulis ay namangha rin. Sa kanyang pagsasalaysay, sinabi ng malaman ni Pri na ang kanyang bayaw ay may-ari ng 70 ektaryang lupa. Puno ng kasakiman ang kanyang isip. Gayunpaman, namatay ang kanyang bayaw ng maaga, kaya bata pa sina Lina at Hina. Ngunit ilang panahon rin ang lumipas, namatay din ang kanilang ina pagkatapos ay pinamahagi sa pagitan ng dalawang magkapatid ang kalahati ng 70 ektaryang lupa. Ngayon si Lina ay pumunta sa Delhi para sa kanyang pag-aaral, samantalang si Hina pagkatapos magpakasal ay lubusang kumuha ng kanyang lupa. Gayunpaman, hindi naglagay ng anumang bakod o hangganan sa kanyang lupa si Lina, kaya nagsimula si Pri Sharma kasama ang kanyang lupa sa pagtatanim ng gulay sa 11 ektaryang lupa ni Lina. Dahil ang tiyo ni Lina ay kapatid ng kanyang ina, malaki ang tiwala ni Lina kay Pri Sharma. Iniisip ni Lina na alagaan ni Pri Sharma ang kanyang lupa, kaya namuhay siya sa Delhi nang walang alalahanin. Ngunit nagulat si Lina nang ang kanyang tiyo ay kumukop ng ilang bahagi ng kanyang ari-arian at nilabag ang kanyang tiwala. Gayunpaman, ay nagsumite si Lina ng kaso laban dito sa mataas na korte. Pagkatapos ng ilang panahon, nagpasya si Lina na ikakabit ang hangganan ng kanyang lupa, kaya tinawagan niya ang kanyang tiyo at sinabi sa kanya ang buong bagay bago pumunta sa baryo. At noong 23 ng Abril, sinuri ni Lina ang kanyang lupa at nag-schedule ng 29 ng Abril upang magpalagay ng bakod sa hangganan ng kanyang lupa. Gayunpaman, nang umaga ng araw na yon, ang driver ay inihatid si Lina sa kanyang baryo. Sa ilang sandali, pagkatapos ay dumating si Pri Sharma at ang kanyang dalawang kasama. Sinabi ni Pri kay Lina na, "Bakit ka magpapakabit ng bakod ngayon? Magpapakabit din ako ng bakod sa hangganan ng aking lupa sa mga susunod na araw. Maaring magpabakod na rin ako sa iyong lupa kasama ng sa akin." Ang pagkakamali ni Lina ay muling nagtiwala sa kanyang tiyo at pinakinggan siya. Pagkatapos nito, sa tulong ng mga manggagawa, lahat ng material ng bakod ay inilagay sa lupa ni Pri. Pagkatapos na umalis ang lahat ng mga manggagawa, dinala ni Pri Sharma ang kanyang pamangkin na si Lina sa likod ng kanyang bahay. Sa ilalim ng preteksto ng pag-uusap tungkol sa isang lihim, narito si Prip na sinasabihan ang kanyang pamangkin, "Huwag kang magpagawa ng bakod sa iyong lupa. Ibigay mo sa akin ang 11 ektarya ng lupa na matagal ko nang sinasaka." Una ay nagulat si Lina, ngunit agad siyang tumanggi ng todo. Pagkatapos nito,
Isa sa mga kasama ni Prep ay lumapit na may hawak na bato at pinalo si Lina sa ulo, na nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos nito, walang habas na sinaktan ni Prep ang kanyang pamangkin gamit ang mga patpat. Matapos ang lahat ng iyon, sinabi ni Pri sa kanyang kasama na dalhin ang traktora at habang binababa ng lalaki ang traktora, pinatay ni Prep si Lina sa pamamagitan ng pagsakal sa leeg. Pagkatapos nito, inilagay ng tatlong ito ang katawan ni Lina sa traktora kasama ang ilang mga piraso ng asin at ura. Pagkatapos, pumunta sila sa isang gubat na 4 na kilometro ang layo at pagdating doon, naghukay sila ng isang hukay at itinapon ang katawan ni Lina doon ng hubot-hubad. Sa katunayan, bago itapon ang katawan ng kanyang pamangkin sa hukay, tinanggal mismo ni Prep ang kanyang mga damit. Sa oras na yon, ginawa ito ni Pri upang kung sakaling may makakita ng katawan ni Lina, hindi ito agad makikilala. Bukod dito, inilagay nila ang asin at ura kasama ng kanyang bangkay upang mabilis itong mag-iba pagkatapos ng ilang araw. Ang lahat ng iyon ay ginawa sa hapon ng ika-29 ng Abril, at tumagal lamang ng ilang oras ang buong ginawang krimen. Pagkatapos, upang burahin ang lahat ng ebidensya tungkol kay Lina, unang winasak ni Pri ang mga damit ni Lina. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang 2 cellphone at inilagay ang mga ito sa iba't ibang lugar sa isang tren. Sa panahong iyon, naghintay si Pri ng 1 linggo bago siya magsumbong sa pulisya. Ginawa niya ito upang ganap na mag-iba ang katawan ni Lina. Sa pagkarinig sa buong kwento, hinuli ng pulisya si Pri Sharma kasama ang kanyang 2 kasama at dinala sila sa lugar kung saan nilibing ang katawan ni Lina. Bagamat agad na nakakuha ang mga pulisya ng katawan, ito ay lubhang nag-iba na. Gayunpaman, nagbigay si Hina, ang kapatid na babae ni Lina, ng 1 sample ng dugo para sa DNA testing upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng katawan bilang si Lina. Pagkatapos ng DNA test at ang ulat ay kumpirmado ang pagkakakilanlan, ibinigay ang bangkay ni Lina sa kanyang kapatid para sa mga huling ritual. Sa makatuwid, nagsimula ang paglilitis kay Pri Sharma at ang kanyang 2 kasabwat. Sa korte, 3 ang mga taong hinuli kaugnay sa pagpatay kay Lina Sharma, isang dating empleyado ng American Embassy School sa New Delhi. Si Lina ay nawala noong huling linggo ng Abril. Ito ay isang napakakakaibang kaso. Ang 38-taong gulang na si Lina Sharma ay biktima ng kasakiman ng kanyang tito. Sinabi na nila ang lahat ng kanilang ginawang krimen at mayroon ng lahat ng ebidensya ang pulisya laban sa kanila. Gayunpaman, si Pri Sharma ay binigyan ng piyansa ng 9 buwan matapos magsimula ang paglilitis. At ilang buwan pa ang lumipas bago ang kanyang 2 kasabwat ay pinalaya rin sa piyansa. Ang kaso ay tumagal ng 1 taon sa korte, ngunit sa wakas, noong taong 2023, ang Sessions Court ay naghatol na pagkakakulong sa habang buhay sa lahat ng 3. Samantala, sa panahon ng paglilitis, ang pamilya ni Pri Sharma ay nagtatanim ng mga gulay sa lupa ni Lina. Ngunit nang itaas ito ng abogado ni Lina sa korte, ipinasya ng korte na ang sinuman ang pinakamalapit na kamag-anak ni Lina ay dapat nabigyan ng lahat ng ari-arian ni Lina. Dahil si Hina ang pinakamalapit na kamag-anak ni Lina, siya ay ibinigay ang buong ari-arian. Ano ang iyong opinyon? Dapat bang si Hina ang tumanggap ng ari-arian ni Lina o dapat bang ibinigay ito sa mga kaibigan ni Lina na tumulong sa pulisya upang malutas ang kaso at maipatupad ang katarungan para kay Lina Sharma? Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.